sa totoo lang, dumadami ang ating nagiging suki. Susan, di tamagi. Oo. Talaga? Oo naman. Hanggang apari, polo, hanggang abroad pa ngayon. Nagiging habit na ng marami sa tuwing linggo, pinanunood tayo. Anong masasabi mo, Susan? Naku, totoo yan, Tita Maggie, no? Nationwide, nakakatuwa at nakakataba ng puso na ang daming natutulungan ng Lami 9. Ay, naku, Susan, talaga naman ang Lami 9 is truly a blessing from God, di ba? At pinapakita talaga ng Lord yung healing hands niya dito sa ating programa. Tama. Di ba? And it's time to take charge of your life. Do something to help yourself. Eto na nga, isang storya na pinuntahan natin sa Subic. Panoorin po natin ang very touching story ni Caroline Miranda. She is 39 years old at meron po siyang stage 3 cancer. Nakakagulat po ang statistics ng sakit na ito sa Pilipinas, na it shows na one of the most prevalent po sa bansa natin. Marami ang nag-request kaya para po i-feature ang breast cancer. So panoorin po natin ang istorya ni Caroline. Cancer. Naisip ko po yung mga anak ko kasi apat po yung anak ko. Yung panganay ko po, kaka first year college pa lang po. Yung pangalawa ko po, mag third year high school. Tapos po mga sinundan po nila, grade 1 at saka 2 years old. Sana man lang nakagraduate yung dalawang anak ko na malaki. Para sila nang bahala dun sa dalawang bata. Eh kaso po, eto po, nagkasakit po ako. Iyak na lang po ako ng iyak kung ano po ba mangyayari sa amin. Si Caroline Miranda, 39 years old. Isa lang siya sa mga kababaihan nagkaroon ng breast cancer. Nasa third stage na siya nito nang matuklasan. Siya ang breadwinner ng pamilya nila. 2011 po, nagkabukol po ako at breast cancer po pala yun. Nagpa-check na po ako sa Manila, nagpa-chemo po ako, tapos inegosyo po namin, napabayaan ko, pati pamilya ko, kasi po, ako po yung breadwinner eh. Kung saan po ako nagpunta para ano, kung ano-ano po tinake ko mga gamot-gamot para po maano ko yung sakit ko. Dahil nga sa pagpapagamot sa breast cancer niya, halos maubos ang kanilang pera. Wala na po kaming igagastos doon sa pagkikimo. Yung time po na pinakilala yung Lami 9, yun po yung parang naging choices ko po, yung magkikimo po ba ako o maglalami 9 po ako. Kasi po wala na po kaming gagastos sa kimo. Di normal ang laki ng bukol na mayroon noon si Caroline. Pang isang tray po na tumor yung kinuha sa akin. Mga 5 kilos daw po. Nakakita na po ako na na-operahan sa breast. Hanggang dito lang po yung hiwa nila. Pero yung sa akin po, umabot hanggang dito rin. Kasi po talagang malaki po. Sa kakulangan na ng pera, sumubok ng alternatibong solusyon si Caroline. Ito ang Lami 9. Naging positibo naman para sa kanya ang resulta nito. Naging choice ko na lang po at nagtiwala na lang po ako doon sa Lami 9. Pinag-take po ako ng 2 months po noon. At feeling ko naman po, manda naman po yung pakiramdam ko. Kasi po yung nung naoperahan ko ako, bumuka po yung sugat ko. Nung nagtatake po ako ng Lami 9, mabilis po siya nag-heal. Feeling ko po nabigyan po ako ng energy ng Lami 9 kasi po nakakatak po ako. Nagtitinda na po kasi ako, taga-asikaso na po ako dito sa tindahan. Mabilis po yung pag-heals ko. Gumaling po ako para
po makasama ko yung mga anak ko at magampanan ko ulit yung mga dati ko pong ginagawa. Dati ko pong ginagawa na pag-aalaga sa mga anak ko. Hindi dito nagtatapos ang storya ni Caroline. Patuloy natin siyang susubaybayan. At harinawa, maging happy ang ending ng storyang atin nasimulan. Yan ay sa tulong ng Poong May Kapal at ang Laminine. Talaga pagdating sa cancer, Tita Maggie, no? At Ana, walang sigurado. Pero through Laminine, nagkakaroon po ng bagong pag-asa. Also, with the help of prayers and love and the science behind Laminine, maraming matutulungan. Pero din siya natatapos ang ating istorya ni Caroline. We will continuously monitor her and we will update you sa kalagayan niya in our upcoming episodes. When we come back, we will hear from our doctors. Meanwhile, stay happy and be alive.